guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay bagong lipat sa inyong tahanan? Or kahit hindi po kayong bagong lipat sa inyong tahanan, kung meron po kayong gate na gusto nyong maging safe po kayo at kadadadaan po tayo dyan, ay laging ang pasok po ay buwena sa loob ng ating tahanan. At kung tayo naman ay lalabas, ay magiging safe tayo kung saan tayo pupunta. Kaya po sa video to ay isishare po natin yan. Subok na at halos karamihan sa mga naniniwala sa punsoy ay nagawa na po ito. Kailangan po natin ng isang luya. Ayan, kahit hindi po siya buong luya or kahit hindi po siya kalakihan ng luya ay sapat po yan. Kayo po ay pumunta sa isang tindahan na meron pong nagtitinda ng mga Chinese coin, yung mga Buddha, marami pong ganito doon. Humanap po kayo ng ganito dahil ito po ay protection, ito po ay evil's eye, ang tawag po dyan. Madalas nga po ito ay bini-bracelet po nila. Ayan. Yan po ay pang-bracelet po talaga at iniyahalo po to, pero kinakalas ko po to dahil marami po tayong pinagagamitan ng mga ganyang pamamaraan na mas effective. Yan, evil's eye po ang tawag dyan. Bakit kailangan po natin ng evil's eye? Ito po ay protection. Halimbawa kayo po ay taong inggitin. Kumbaga hindi pa nangyayari kasi po kayo'y masyadong madaldal. Kumbaga mga pangarap pa lamang ninyo sa buhay kahit yan ay kamag-anakan, nandun po yung inggit. Tunay po yan, nangyayari po yan sa totoong buhay. At dahil sa mga inggit, ang inggit ay nakamamatay. Marami po kung kakilalang nakakapanghilabot na dahil sa inggit ay kung anong kanyang pinaggagawa. Ngayon, kailangan po natin ng evil's eye kung kayo po ay ayaw nyong mangyari sa inyo yung ganyan. Kung ayaw nyo pong kayo ay masyadong mainit sa ibang tao na lagi po kayong kinaiinggitan o malapit po kayo sa anumang mga aksidente. At itong luya, ito pong luya ay hindi lamang sa ganun. Ito po ay nakaka-attract din ng abundance, ganun din po ng ating ng prosperity. Lahat-lahat na tangay po nitong ating luya. Lalo na sa, alam nyo naman yung mga herbs na mga maaanghang at may amoy na kagaya din ito, ay napaka makapangyarihan po nito. Magdadala to sa atin ng swerte, lalo't ilalagay po natin to at ibabaon sa ating gate. Sa gate po to, ibabaon ha. At ito po ay itutusok natin dito. Hukayin po natin to mismong dito, tapos ipasok po natin siya, tapos kumuha po tayo ng paminta, isang piraso lamang na pamintang buo. Ukitin po natin to, bawal po kasi ipakita sa video yung mga matatalim na bagay. Bawal po yan sa YouTube, kaya minumustra ko na lamang po sa inyo, ukitin nyo po ito ng kutsilyo, ipasok nyo po itong evil's eye. Ito pong evil's eye ay kahit isearch nyo po kung anong ibig sabihin ng ganitong itsura, evil's eye, protection po yan. Protection yan sa lahat-lahat kung saan man kayo pumunta at ganun din sa pampaswerte. Yan, evil's eye. Pasok nyo po siya dito, kutkutin nyo ng kutsilyo, ipasok nyo po. Paminta, ipasok nyo po. Tapos, lagyan nyo rin po siya ng bahagyang asukal. Pangkalahatan po kasi ito ng buong pamilya. Konting asukal, kutkot, pasok. Tapos po, lagyan nyo din po ito ng konting asin. Pasok nyo po doon, kutkot. Yan. Tapos, ito po ay riribunan nyo ng kulay pula, pampaswerte. Pwede rin po ito, huwag nyo ibaon sa inyo pong main door or doon po sa inyo pong gate. Huwag nyo po siya ibaon, pwede din. Pwede nyo po siya lagyan ng ribbon at ilagay nyo sa inyong kusina. Or ilagay nyo po, isabit ninyo sa inyong main door. Pero mas mainam po talaga to ay binabaon. Kasi napakaswerte nyo kapag ito po ay binaon ninyo sa may gate nyo, tapos sa lupa at ito ay sumibol. Hayaan nyo po siya doon, napakaganda. May kakilala po tayo, sumibol. Nagkaroon po siya ng ano, ang piliin nyo na lang po sa palengke, yung mga papasibol na, yung may mga sibol, meron po kayo makikitang ganun. Or kung wala, kung talagang malamig ang inyong kamay, mas mainam,
ay siya ay sibulan. Kung hindi naman po sibulan, basta happy kayo at meron po kayong protection sa inyo pong tahanan. Labas, labas man or loob, kayo ay may protection. Hindi ganun na nga po. Nilagyan niyo po siya ng evil's eye, paminta, asin, asukal, tapos riribunan niyo po siya at ibabaon sa lupa. Ito po ay mainam ang ginagawa, kagaya po ng like ko sinasabi sa inyo. Martes or Biyernes, itataon nyo din po siya na full moon. Kung hindi naman po full moon, nandyan po yung ating araw na napaka makapangyarihan. Sa umaga ha, sa umaga po ang pag-ano yung 6:30, 7 hanggang 8 ng umaga ay napakaganda yung sikat ng araw. Doon po natin siya gagawin. Tapos ito po yung mga ganito ritual ay wala pong pinagsasabihan dapat. Kung ikaw po na nanonood, nanay or tatay na nanonood, huwag niyo pong ipagsasabi sa inyong missis or huwag niyo pong ipagsasabi sa inyong mister, lalo-lalo na rin po sa inyong pong anak. Lalo na po kasi ang aking pong anak ay may pagkamadaldal. Kumbaga kung anong nakikita niya ay naunahan na akong ichika, mas madaldal po yung bunso ko, lalo't kakilala niya. Pero pag hindi niya kakilala, mahihiyain siya. Pero pag kakilala niya, kumbaga, hindi ko dapat ikwento at nalaman niya, chinichika po kagad sa iba. Kaya kung kayo po ay may anak, lalo't mga ganyan po anak, ay huwag niyo pong ipagsasabay. Kailangan sikreto. Kung kayo ay kailangan magsarado ng pinto at nakaharap ko sa silangan, isarado niyo po. Tapos, kung halimbawa aksidenteng nakita niya, sasabihin po niya sa inyo kung ano yon. Sabihin nyo, ay anak, pampaswerte yan, gano'n na lang. Huwag nyo pong sasabihin yung buong detalye. Yun naman po yung aksidente na no choice ka na kasi nakita niya na binabaon mo sa lupa. Pero once na mas mainam na walang makalam, ikaw lamang po. At huwag nyo pong i-comment dito na nagawa nyo na. Basta gawin nyo na lang po yan. Kasi may mga tao po na, kumbaga, nakikita pa lang na ginagawa nyo or chinika ninyo, lalo't hindi naniniwala, sabihin, nagpapaniwala ka dyan. Ngayon, doon pa lamang, sa chika nyo pa lamang na ganon, sa kakilala nyo, nakontra na kaagad. Kasi po, dapat yung mga gumagawa ng ritual ay may paniniwala talaga, kaya nyo po gagawin. Huwag po kayo mag-50-50. Basta hayaan nyo lamang po, nagawa nyo siya, may paniniwala kayo. Huwag po nyo, yung kumbaga, mag-iintay agad kayo ng blessing, huwag pong ganon. Basta nakagawa nyo na siya, hayaan nyo hanggang sa magulat na lang po kayo. Yun po kasi yung mas mahirap eh. Yun lalong nalayo yung swerte, yung gustong-gusto mo mag-grab ka agad yung mga swerte. Doon po yung nagiging mailap. Pero kung i-ignore mo siya, diretso sa trabaho, panalangin sa taas, may blessing na biglaan na lamang tutulong or may biyaya na lamang ikaw matatanggap na hindi mo inaasahan. Yung mga ganong sitwasyon, yun yung mas mainam pa yung huwag mo siyang intayin. Basta nagawa mo na yung side mo na ikaw may paniniwala, darating po yun. Sinisigurado ko po sa inyo, magugulat na lamang kayo sa mga swerteng dumarating sa inyong buhay. Basta kailangan, huwag niyo pong susundin yung, di ba, meron nga po yung paulit-ulit ko kinukwento po sa inyo, na ang sabi po nila, yung ilog daw po ng agos ng tubig ay mapipigilan, pero yung ating bunganga, yung ating bibig na kadaldalan ay hindi, mahirap pigilan. Kaya, yan po ay inyong pipigilan. Huwag niyo pong ipagsasabi yung lahat ng mga ginagawa niyong ritual. Hayaan niyo po, halimbawa, kayo ay may dahon ng laurel na inilagay sa inyong pintuan, or may dinisplay kayo sa inyong salas, kapag may nakakita, ay di sabihin nyo, ay pampaswerte, huwag nyo nang buuin yung buong pangyayari, huwag nyo nang anuhin. Kasi yan po ay yung tipong nakokontra ng iba. Basta, kapag nangyari na, saka nyo na lang ishare sa iba na kayo'y natutuwa dahil kayo'y sinuwerte, minatanggap, ganito ang gawin nyo, mag-share ka na rin. Pero hanggat sa hindi pa nangyayari, kagagawa mo pa lang, wala pang blessing na dumarating, ay huwag niyo po munang ipagsasabi. Yan po ay sikreto munang malupit. Basta't may blessing na dumating at may naramdaman yung napakagaan ng daloy na inyong swerte, saka niyo po ipagsabi. Saka niyo i-share sa mga kaibigan ninyo na malalapit sa inyo para swertehin din po sila. Pero once na wala pa nangyayari at kagagawa niyo pa lamang, tikom niyo po ang bibig ninyo at yun po ay sikreto lamang. Wala po dapat nakakaalam. Kaya yan ay nanay ninyo, kaya yan ay kapatid ninyo, kaya ano, kasi may mga ganun po. Ay, eto, may i-share po ako sa inyo. Basta gawin niyo po itong ritual na to ha.
sa inyo pong gate, inyo pong magbungkal na po kayo doon, kahit maliit man lang na luya, kasi kakaunti lang naman po ang ilalagay ninyo. Kahit maliit na luya, basta yun ay maitanim nyo. At itong mga ritual na to, ay yung kagaya ng aking sinabi, ay inyong nasunod, nilagyan nyo po ng ribbon at naibaon nyo sa lupa, sapat na po yun. Ito, kaya sinasabi ko rin po sa inyo na itikom nyo inyong bibig. Meron po akong kakilala. Kumbaga, sinuwerte na rin naman po siya. Kaya lang, syempre, yung pinaka-buod ng buong kanyang minimithi ay hindi pa natutupad yung lahat-lahat. Na-share niya na kagad sa sobrang tuwa niya, na-share niya sa isang tao na malapit sa kanya. Eh, yung taong yun, kumbaga, hindi sila ganong ka-close, pero siya, yung open siya doon, kumbaga, kahit hindi ganyan kayo ka-close, dahil masaya ka, may natanggap ka ng blessing, na-chika niya na, uy, ganito ginawa ko, ako yung nag-ano ng down, ng low rent, ako yung sinuwerte, ganyan, gawin mo rin yan. Di siya, yung taong yun, oh, talaga, paano gawa? Ngayon, ay di, una, may mga tao po kasing kaharap ka, okay, pero pag talikod, ay, umulang yan to, sinuwerte, ganyan, nadaig pa ako, ganyan, ganyan, at siya magawa nga yung ganon. Tapos, may mga taong maano magsalita ng ano, na kontra. Ngayon, yung inaasahan ng tao na na-chika niya dahil masaya siya, maano siya sa kalooban niya na mag-share ng mga ganon, yung inaasahan niyang mangyari, hindi po nangyari. Ngayon, may nakapagsabi sa'yo, kapag may dumarating sa'yong ganyan at hindi pa yung lahat-lahat nangyayari ng mga panalangin mo, bagya pa lamang na swerte, ay na-chika mo na kaagad, yung pinakagustong-gusto mo mangyari ay mauudlot. Kaya kailangan po, kung halimbawa may dumarating sa inyong swerte, tahimik lang, saka mo na lamang ishare ng todo kapag po yung tipong ayan na, nakamtan mo na, ayan na yung pera, o ayan na yung aking iniintay, dumating na. Yun, pero yung tipong hindi pa dumarating, mauudlot, bahagya pa lamang po kasing swerte dahil sa sobrang saya niya, chinika niya na kagad, tuloy yung pinakamalaking iniintay niya na udlot. Yun po yung sasabi ko sa inyo. Kaya kung kayo po ay gagawa ng mga ganito ritual, kayo lamang po ang nakakaalam. Or kung may dumating sa inyo, yung pinaka-dabes na, yung pinaka-iniintay nyo po talaga, hindi yung bahagya pa lamang na blessing na dumating sa inyo, ay na-chikan nyo na. Pero hindi natin masisisi, lalo yung mga kalooban, magagandang kalooban na gusto agad mag-share sa iba. Kaya lang po, nauudlot. Basta, kailangan kapag yan yung pinakatodo na na-wish nyo ay nag-grant na, sa kanyo na lamang po siya ipagsabi. Kesa po sa ipagsasabi nyo kagad, yung tao na pinagsabihan nyo, nandun po lagi ang inggit. Tunay po yan. Promise, tunay po yan. Yung ano, minsan po yung tao, instead na humanga sa'yo, kaya inggitan ka tas mananalangin ng masama sa inyo. Kaya huwag po, tikom na lamang ang bibig or itigil po muna yung mga pagpo-post-post ng mga masasaya o ikaw yung nakatanggap ng ganito kasi yung karamihan po dyan mga naiinggit na mananalangin ng masama. Kaya mas mainam kung ikaw yung nakatanggap ng mga biyaya, mag-share ka na lamang pero huwag nyo pong yung mag-post ng ganyan. Ay, ako yung nakaganto-ganto. Ayan, yung pagka-inggit ang dumalo, yan po ay nakamamatay at mga kung ano-ano pang panalangin na masama. Kaya manahimik na lamang po, magpasalamat po tayo sa Panginoon at mag-share na lang ng blessing kaysa sa mga ganun. Yun lamang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Lagi pong tandaan, kumbaga ito ay ano lamang, sangkap lamang ng pampasarap. Ang Panginoon po yung pinakasentro sa lahat. Panalangin, tapos sabayan po natin ng ganito, ng sikretong malupit, walang nakakalam. Yun po, good luck po sa atin lahat. Huwag na pong ipagsasabi na nagawa na, huwag pong gano'n na. Huwag nyo rin pong kahit kanino, kahit yan ay kaklose ninyo na naniniwala din. Hayaan nyo, basta't kayo gumawa ng pangsarili nyo. Tiko man bibig, panalangin sa taas at yun ay think positive, matutupad. Salamat po!